kung ages pa niya, bata or tigulang, wala na yung kuhan sa gawas para makaiwas to o mag-kuhan pa bahang coronavirus. Eh, ano mo may kahapon din ito dito? Ha? Kahapon, may kabaligya kahapon. Ano po may nakabusting? Ah, oo. Ano po may kahapon po? Oo. Pero nakadoon, may kanya pag-announce? Oo, unya mag-kuhan po ito, kuhan ha, maghugas. Oo na, kahapon. Oo, unya pong wala importante nga kuhan lang kao sa gawas, ato lang mag-kuhan lang ta sa balay. Tulod lang ta sa balay. Kailangan din ikuha ninyo sa mga family members, mga kaibigan, no? Mga kailan ninyo. Salamat din. Salamat din. Kabalo na mo itong kuhan ganina, ito Nate Curfew, Executive 018. Ang sa'yo kuhan, alas 10 no, sa gabi. Oo, yan eh. Supposedly, before 10, dapat nakakuhan na mo, nakalakaw na mo. Para... Basta alas 10 sa gabi eh, hangtod alas 4 sa buntag, wala na yung tao sa kalsada. Sa tanan na edad, mapatigulang or mga bata pa. Tumoto nga itong sundon, no? Para makaiwas ka kuan. Kasi ito, nagtitinda kayo, may darating na mga daling sa labas, kakain sila dito, so dadami yung tao dito. So yun yung target natin na dapat wala ng tao sa kalsada. Alas 10. Dapat before 10 pa lang, ano na kayo, uwi na. So kailangan, doon lang tayo sa bahay, no? Pag walang importanteng ginagawa sa labas, mag-stay lang sa loob ng bahay. So kailangan inform din natin yung mga family members natin. Okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Okay lang. Para sa kayo, hi, sabi yung tanaw. Okay lang. Okay. Okay, salamat. Ta? Ram? Kabalo na ka sa kwa na ito, kung executive order sa 018. Sa may oras ka ron, sa may oras din mo. Alas 10 na, sobra na, no? Masado alas 10, no? So, ingani, ito sila, pinapalis na namin before 10, dapat wala na sila. Ha? Kasi dapat mapabata or matanda, before 10 or alas 10, hanggang alas 4 ng umaga, wala ng tao sa kalsada. Anong purpose nun? Para maiwasan natin na magkalat yung coronavirus. So, ganun ha. Anong purpose yan? Pampulutan ba? O ano? Bili lang. So, simula ngayon, kasapit niyo yung mga kaibigan niyo, yung mga kapitbahay niyo, yung mga kakilala ninyo, yung mga family members, no? Na wala nang lalabas ng alas 6 hanggang alas 4. So, ganun. Hindi ka na pwedeng bumili kasi papaalisin na namin sila, ha? O, kasi katulad yan. Ito yung sinasabi ko na hanggat... Oh, kasi katulad yan, hanggat nandito kayo, may darating na bibili. So ang alas 10 na itong curfew. Trabahante mo? Ang isang oras mo mag-close? Okay. At least iwasan din natin na kung ano, kung close na. Iwasan na lang din natin na mag-standby sa gawas kay Basin. Oh, kasi baka isipin ng ibang mga passerby na nakatambay kayo. Kapag natin ng iba, baka ang tingin nila naka-standby kayo. So at least kabalo naman, no, sa executive order sa 018. No? All agent na siya, bata, tigulang, wala nang tao dapat sa kalsada. Dapat nasa bahay lang tayo para makaiwas tayo sa paghalat ng coronavirus. Kasi walang gamot yan. Walang gamot. So, maswerte na lang kung mabuhay. Eh, maraming namamatay kasi wala pang gamot. Yan kailangan. Paki-inform na rin yung mga family members ninyo, no? Maghugas ng kamay. Pag-uwi sa bahay. Magsabon muna. Tapos magkatuhon. Bago magpapalutilo doon sa mga nandun sa bahay ninyo para maiwasan natin, ano? Tapos kapag may nararamdaman kayo, tumawag agad kayo sa ospital. No? May mga emergency hotlines naman, ano? Pwede nyo yung search sa internet para maka-inform kayo kung nilalagnat kayo, kung inuubo kayo o masama na yung pakiramdam ninyo para matest agad, no? Tapos magkaroon tayo ng self-quarantine.
Ang type kaya tawag natin sa ano natin is katulad sa Manila, community quarantine. Pero so far, wala pa naman tayong ginagawang ganun. Pero dapat tayo mismo umiwas sa mga pampublikong mga lugar, no? Iwasan natin yung ano, alam niyo yung social distancing, itinawag. Parang mo si Papar, ganyan layo ka. Makipag-cooperate lang tayo, ha? Yes, sir. Maniwala lang tayo kasi mahirap na kapag ka tayo na yung maanoan, walang gamot sa ano na yun, yung virus. No? Sige, salamat. Thank you, sir. Oo, okay. Bakit natin ito ginagawa? Yung sa executive order 018 na karoon tayo ng curfew mula alas 8 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ngayon, kapag hindi ka makipag-cooperate, nandito ka pa, nagtitinta ng ganitong oras, may pupunta, magpupunta dito, magtitinta na lang. Nabibili. Diba? So, dyan na ikakalat na naman yung virus. So, magkakaroon tayo ng sakit ngayon. So, yung virus na yan, walang gamot. Mag-ipag-cooperate lang tayo, di ba madali lang? Mula alas 10 hanggang umaga ng alas 4, dapat wala ng tao sa kalsada. Mahirap bang gawin yun? Ang mahirap pagka meron na tayong sakit, wala ng gamot yan. Gusto nyo bang mahawa yung mga family members ninyo? Mag-ipag-cooperate tayo, ha? Hindi pwedeng matigas ang ulo sa mga panahon na to. Ganon din sa inyo. Tapos pag uwi ninyo, maghugas muna ng kamay, maglinis kayo ng katawan. Ganon din, sabihan ninyo yung mga family members ninyo, dapat wala nang nasa labas ng kalsada pag alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Para maiwasan natin na magkaroon ng sakit, no? Huwag na nating antayin bago pa tayo maniwala. Ngayon pa lang, ginagawa natin prevention. So ikaw, anong oras ka pa lang pumalis? Ano pang inaantay mo? Di ba paulit-ulit naman na sinasabi na bawal mag-inom tapos mag-drive? Oo, oh, sir. Ano kainom ba eh? Ano man yan ko? Kainom ko, sir. Nag-ano ko, sir. Nanari mi, sir. Bagikan, sir. Oo, kita mo. Nakipagtari ka pa. Alam mo, di ba? Alam mo. Natarian na noon. Bawal sabong. Lahat ng violation, ginawa mo na. Bawal magsabong. Bawal mag-inom ng naka... ng bawal mag-drive na nakainom. Okay, sir. Oh, discretion, inabot mo. Natarian na noon. Wala ka nang masakyan kasi wala nang ano ngayon. Wala na ngayon. Depende kung meron bang mga anuan dyan. Alam mo ba yung curfew natin? Yes, sir. Oh, yung executive order 018? Yes, sir. Oh, anong oras mo na dyan? Wala, sir. Kapra-pranan. Oh, 5:30 na.
kamay, kamay. Dali lang, lecture muna tayo konti. Mga 1 minute lang. Buti sa wate. Diba alam mo yon? Yes, sir. O, huwag ka nang mag-inom sa susunod tapos nagka-drive ka. Tapos alas 10, dapat wala ka na dito sa kalsada pag wala kang duty, ha? Yes, sir. Sabihan mo rin yung mga membro sa pamilya mo. Wala naman tanda ko, pali, sir. Pero, na, kuhan mo na, kuhan na akong bike ba, di ma guna ko, kuhan mo guna ko na, plano, sir. Ayan, ha? Pasalamat ka, nabuhay ka. Ada bike, motor. Motor. Bike aku nabanggan. Ayay. Hamang karon ang driver sa bike. Hospital. So, alam mo na yung curfew, ha? Yes, sir. Anong pangalan mo? Bonifacio Dagong. Dagong. O sa susunod, ulihin ka na namin kapag ka... Yes, sir. Pag validate ka pa rin, ha? Okay, na naman. Sige na, sir. Sige. Kaya nga, Sama sir, nga. Disgrasya man. Kaya nga. Kuhan pero ginakot ng hospital. Pasalamat ka na, kuhan ha. Ganyan lang yung inabot mo. Yes, sir. Pag uwi mo, maghugas ka ng kamay mo, mga katawan mo, bago ka makipaglubilo sa pamilya mo, ha? Yes, sir. Hindi sila mahawakan sa coronavirus. Yes, sir. Yung iniwasan natin, ha? Yung ano na yun, disease na yun, walang gamot, ha? Yes, sir. Ang kamahawaan tayo, wala nang ano yun. Pag-uwi ka na lang, mabuhay. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat. Ayun ko. Yung, alam niyo yung Executive Order 018, yun yung nilabas ng ano natin, ng mayor natin. Bawal ang tao sa kalsada mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sa lahat ng edad, bata o matanda. So, kailangan sumunod tayo doon. Walang importante na ginagawa sa labas ng bahay, mag-stay lang tayo sa loob ng bahay. Bakit tayo na, bakit natin ginagawa yun? Para makaiwas tayo sa pagkalat ng coronavirus disease. So, wala pang gamot yan na ano. So, mahirap na maanuhan tayo, magkaroon tayo niyan dahil sa hindi tayo sumusunod sa pinapagawa ng government natin. Tapos pag-uwi ninyo, hugas kayo ng kamay ng alcohol, no? Tapos ganun din, sabihan ninyo yung mga membro ng pamilya ninyo na yung meron tayong curfew na pinapatupad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kung mababata man yan ng matanda, pinagbabawal na na pumunta pa ng kalsada. Maliwanag? Sige, pagkakuan nyo, uwi na agad kayo, ha? Okay, salamat.